초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 Matinunyon. So, good morning sa inyo mga ka-garden. Welcome, welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Parang delay yata yung video ko ah. Ano ba itong cellphone ko? Kailangan natin palitan. Okay. So, ayan, kung nakikita nyo, yan po yung ating kamatis seedlings. And, ready for transplant na po siya. So, sa mga may gusto po dyan, no, baka kailangan nyo ng binhi ng kamatis. Kamatis. Okay. Available po itong ating seedlings, mga nasa 5, 10, 15, 23, 25, 30, 35, 40, mga 40 plus na tray pa po yung available nating kamatis. Ang variety po nito, pinaghalong Diamante Max tsaka Jewel F1. So, naipon lang na po natin ito noong last January. Ito yung second batch eh. Mga January 15 ata. Ito. So, matataas na, no? Malalaki na. Pwede na itong i-transplant. So, iha-hardening na lang natin siya sa kabilang area. Kasi dito kasi medyo nalibutan ng mga saging. Kaya medyo mahina yung pagpasok ng init. So, ililipat natin siya dun sa kabilang area para ma-prone siya sa init. So, maha-harden, masasanay sa init yung ating seedlings. Okay? So, ngayon po, hindi ko po sinasabing magaling na ako dito, pero may mga humihingi kasi ng advice tungkol po dun sa fertilization, no? Ng kamatis o ng kanilang mga tanim. Well, para po kasi sa akin, no, hindi naman kasi masyadong komplikado eh. Huwag na natin gawing komplikado. Palagi ko pong ina-advise sa kanila based on my experience, no. So, palagi ko na rin pong sinasabi na hindi po ito ang pinaka-the best, pero based on my experience, ito po yung nasubukan ko ng maganda. So, may isa-suggest ko po sa inyo, kung tuloy-tuloy po yung init, kasi tulad ngayon, going to summer tayo, so kung magtatanim kayo, most probably, mas pinakamaganda yung drenching na application ng abono. Pag sinabi po natin drenching, dilig po yun, ha? Magdidilig po tayo ng abono. So, paano po natin ididilig yung abono? So, atin po siyang tutunawin. Ang abono po na ina-advise ko or ginagamit ko ay 1620, or pwede nyo rin pong gamitin yung 1846. Dun sa iba, no? Ibang advisor, maybe baka may kilala kayo, pwede din kasi nag-a-advise din sila ng pinaghalong triple 14 tsaka ng urea, or sometimes 2100 o yung sulpato tawag namin dito, o tawag, maybe tawag nyo rin. Pero sa akin kasi mas pinakahiyang ako sa ano, sa 1620. Kasi hindi lang naman ako, no. I remembered when nag-English na ako doon. Hindi, naalala ko lang kasi nung nagkaravan kami sa Canlaon, Canlaon City sa Negros. Palagi kong tinatanong doon sa mga farmer, grower, ano po yung abono ng gamit nyo? And then, hindi lang po ako nagtatanong, pinupuntahan ko rin po at tinitingnan. Siyempre, dahil po sa curious tayo at gusto nating malaman, then napapaturo po tayo sa kanila. Actually,
napapaturo po talaga ako sa farmer. We have the knowledge, no? May utak ta. May learnings tayo na nakuha sa school kasi nga pinag-aralan natin to. Pero may experience yung farmer na hindi pa ho natin nasubukan. So, instead of giving them yung new technology na sinasabi mong hindi mo pa nasubukan, baka pwedeng tanungin mo muna sila, no? Nang kung ano yung pinaka-practice talaga nila. So, dun po, nalaman ko na wala hong abonong iba na ginagamit yung yung halos farmer na napuntahan ko doon at nakilala. Kung di ay 1846 lang po. No? Maybe ngayon baka may ibang brand na kasi matagal na ho yun. Pero yun lang ho talaga yung abono na gamit nila. No? Yung 1846. Yung ginagawa nila doon, dinidilute nila sa iisang sisidlan. No? Yung isang sako, ilalagay nila doon sa container o tub, maybe drum. No? Tapos, lalagay nila ng tubig. Yung dami ng tubig is label lang po doon sa kung ano yung dami ng abono. So, ibig sabihin, hindi po sila naglalagay ng hindi po sila nag-advise ng exact amount of water. Ang ginagawa nila, kung gaano ho kalalim yung abono, yun din po yung lalim ng tubig. Kumbaga yung level ng tubig ay level ng abono ay yun din po yung level ng tubig. Parang nangyayari, kung titingnan mo, parang 1:1, parang ganun. Pero kasi iba yung iba yung volume ng granule compared mo dun sa liquid. So, instead of ikilo natin o nakalimutan ko tuloy yung term eh. Sukatin, yun. Instead of sukatin natin, tansyahin na lang po natin dun sa level ng abono. Yun yung advice nila sa akin. So pag-uwi ko dito, no? Sinubukan ko kasi may tanim akong kamatis noon. And actually yun yung pinaka bagong labas ni Chai Tai dati, yung Braveheart F1. So sinubukan kong itanim yun. At doon ko napatunayan kasi halos lahat ng kamatis ng customer ko na pinuntahan ay yung gamit Triple 14 tsaka yung urea, yung iba naman ay 2100 yung kanilang tinatapon, no, or inaabono. So sa akin, sinubukan ko yung advice ng ating customer dun sa Canlaon. Sabi niya, sir, kung walang 1846, 1620 pwede niyo pong gamitin. So bumili ako ng 1620. So, out of 5 kilos, nilagay ko ho siya dun sa container na 20 liters. Tapos, nilagyan ko po siya ng tubig. Dun lang po label sa kung ano lang po kalalim yung 1620 na 5 kilos. Hindi ko po nilagyan ng 5 liters, ha. Kung ano lang po yung lalim o yung label ng abono, yun din po yung label ng tubig na nilagay ko. Then, after 3 days, hinayaan ko lang ho siyang matunaw dun sa container. Kasi matagal pong matunaw yung abono, yung especially yung 1620. Hinayaan ko lang po siya, tinakpan ko lang po yung container. Then after 3 days, kumuha ako doon ng isang tinapa, yung isang sardinas. Kumuha ako doon sa tinunaw kong abono. Then yung isang sardinas ng abono, nilagay ko ho doon sa isang container ng tubig. At doon ko po hinalo. No? Hinalo ko pa siya doon. Tapos, every hill or every puno ng kamatis, nagdilig po ako ng isang tinapa din po. Isang sardinas. Nang 1620. No? So, yung tinunaw na yun. Yung tinunaw na 1620 at hinalo na ho doon sa kwan. Sa 20 liters or 18 to 20 liters na container. So,
Nilagay ko na po, inabunuhan ko po yung bawat puno ng isang tinapa. So after a week, tuli hindi ko po sinunod yung advice na yan, dapat every 4 days ay mag-abuno ako. Ang ginawa ko kasi, tiningnan ko muna, no, yung ano yung epekto. So nangyari, sa isang linggo, isang beses lang ako nag-abono. Kung kagandahan nun, naging gumanda yung tubo talaga ng ano ng Braveheart F1. Lumakas yung pagtubo ng talbos, no? Naging malusog yung dahon, tumiba yung puno. Yun po talaga yung observation ko. So, nangyari doon, tinuloy-tuloy ko na. So, every week, every Sunday ata yun, no, tama, every Sunday, nag-aabono ako ng 1620. Then later on, nung hanggang sa magdala po siya ng bulaklak, nasa isang tinapa po muna ako doon. Then nung nabuo na po yung bunga, yung first fruit, no, ng kamatis, doon na po ako dumagdag ng volume. So instead of yung volume ng abono doon sa tinunaw is isang tinapa pa rin, pero yung volume ng pagdilig ko ay ginawa ko na pong dalawang tinapa per puno, hindi na po isang tinapa. So hindi po ako nag-adjust sa volume ng abono na tinunaw na hinahalo ko doon sa container ng tubig. Ang in-adjust ko po ay yung volume ng pagdilig ko po ng abono. So from one tinapa, ginawa ko pong dalawang tinapa. So yun, hanggang ngayon po, ito po yung practice ko dito sa aking garden doon sa ilalim. Yung last time, kung nakikita ninyo, kung napanood ninyo dyan, no, hindi ko lang nakompleto talaga yung video kasi medyo busy, no, busy-busyhan ng melon, no. Yung ginamit ko po doon ay 1620. Sa totoo lang po, yung melon na yung melon na tinanim ko, isang beses ko lang po naabunuhan yon ng 1620 at isang beses ko lang pong naisprehan yon ng insecticide tsaka ng fungicide. Yung harvest ko po doon ay nasa halos malapit-lapit 100 kilos kasi yung isang bunga ay umaabot po siya ng 1.5 to 1.6 kilos. Isang beses lang po naabunuhan yun. Yung pinakamaliit niya, yung pinakagood talaga na maliit is nasa 500 grams. So ibig sabihin, yung pag yung binenta ko, binenta ko lang siya ng mura lang talaga, 50 pesos per kilo. Kasi tansya ko, wala naman akong ginastos na abono masyado, wala din naman akong ginastos na insecticide at fungicide. Ano lang talaga, no? For trial purposes lang talaga 'yon. So at the end of the day, nakapag-produce po ako ng more than 100 kilos ng melon. Promise, totoo po yun. It's not a joke. At doon ko po nasabing, hindi po talaga critical yung fertilizer management saka yung pest management, no? Ang critical lang talaga doon yung panahon saka yung observation mo. Kahit anong apply mo ng abono, kahit anong spray mo ng insecticide, fungicide, kung wala haw kayong observation dun sa tanim nyo, kung anong nangyayari, ay talaga hindi po ninyo malalaman kung ano po yung epekto ng ginagamit nyo at kung ano po yung nangyayari sa tanim ninyo. Kasi kahit everyday nag-i-spray ka, kung hindi mo naman alam na kung anong peste yung umaatake, sayang yung chemicals na ginagamit niya, sayang yung pera. So sa akin, kahit isang beses sa isang linggo lang ako bumababa, tinitingnan ko, binubusisi ko talaga yung mga dahon saka kung anong mga peste yung umatake. So isang pag-spray lang po, patay po yung lahat. Kasi yung ginamit kong insecticide ay angkop doon sa kung anong peste ang nakita ko doon sa ilalim. Then yung ginamit ko po doon na fertilizer, sa pagka-observa ko ay
medyo kulang nga naman talaga kasi isang beses lang. Pero napakaganda po nung naging resulta kasi kahit bunutin mo yung ugat ng ano ng melon, ang dami pong ugat talaga, ang hahaba. So, yun po yung advice ko. Hopefully nakatulong sa inyo and hopefully may nakuha kayong lesson, no? So, hindi ho tayo perfect, hindi ho tayo nagmamagaling. Tinuturo ko lang po sa inyo kung ano po yung ating experience. Okay guys? So, thank you and God bless us all.